may nais itanong o ireklamo kagaya ng pagbabalik eskwela, bukas pa rin po ang DepEd Action Center para matugunan kayo. At isa sa mga tanong na kanilang sinagot, eh paano raw ililipat ang isang estudyante sa bagong paaralan kung burado na ang kanyang records dahil sa bagyo? Mula sa Mandaluyong, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Yeah, tuloy-tuloy pa rin ang mga tawag na natatanggap ng DepEd Action Center para sa kanilang offline balik eskwela sa DepEd Action Center. Simula raw nang magbukas sila noong May 26, nakatanggap na sila ng 205 na tawag at walk-in. Pinakamarami mula sa NCR na nasa 128. Sinunda naman ito ng 36 calls mula sa Region 4A. Karamihan sa mga tanong na mga ito ay yung mga kakailanganing requirements kung lilipat mula sa private school papunta ng public school at kung paano ba magse-secure ng mga dokumento ang mga ito. Ganun din ang mga fees na hinihingi ng mga eskwelahan na ayon sa DepEd ay hindi pwedeng puwersahin mula sa mga magulang at estudyante. May bulto rin daw ng mga tawag mula sa Region 8 dahil marami sa mga estudyante rito na wala ang mga records dahil sa bagyong Yolanda. Kanina nga nakilala natin ang mag-inang Yolanda at MJ na bumiyahe ng 12 oras mula sa Albay. Nabiktima sila ng bagyong Yolanda kahit kaya't problema ngayon ang pag-enroll ni MJ sa gustong eskwelahan sa Tondo. Umaasa silang matutulungan ng DepEd. Ayon naman kay Ginoong Ronaldo Cleofe ng Command Center, importante raw na mag-proseso ang certificate sa mga ganitong kaso. Sigurado silang magbibigay sila ng tulong hanggang makapag-enroll muli ang mga estudyanteng may parehong problema. Bukas ang Command Center na tumanggap ng mga tawag at walk-in mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi hanggang Biyernes ito. Pero pwede rin daw tumawag ang ating mga kababayan sa iba't ibang nilang regional command center. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes.